Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon, ay naroroon na tayo sa usapin ng mga batayang intelektual kung paano natin paniniwalaan ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagiging Panginoon na bahagi ng ating pananampalataya sa kanya. Nang usapin na ito ay maganda na matalakay natin ang may iba yung pagbibigay diin at may kalaliman, dahil sa panahon ngayon na kung saan tayo ay nabubuhay, nakikita natin ang paglaganap ng ideya o kaisipan na tinatawag na ateismo o atheism, na ito ay isang ideolohiya na nagtatanggi sa pag-iral ng isang Panginoon na tagapaglikha, na tumatanggi sa mismong pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ateismo, ito ay isang uri ng kufur o kaya walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring naiiba ito sa kalagayan ng mga musyrikin o ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaring kinikilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon. Halimbawa na lamang niya ng mga Kristiyano, naniniwala sila na si Allah subhanahu wa ta'ala o ang Diyos Ama, ayon sa kanilang pagpapalagay, ang siyang lumikha talaga ng lahat ng mga bagay sa sansinukob. Ngunit ginagawa lamang nila si Jesus na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagsamba sa kanya, dahil sila ay naniniwala na si Jesucristo o si Isa alayhis salam ay Diyos din na katulad ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ay anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Pero marami sa kanila ay naniniwala na ang lumikha talaga ng mga bagay-bagay sa sansinukob ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa sitwasyon ng mga atheist ay talagang lahat ng bagay tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggi na nila, dahil mismong ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala ay itinatanggi nila. Bagkus ang pagkakabuo ng mga bagay-bagay sa sansinukob ay isinasangkot lamang nila sa mga bagay-bagay na nangyari dahil sa tsansa at iba't iba pang mga katwiran, na kung titingnan natin ay maaring napapaniwala nila ang mga tao dahil ito ay kanilang ipinangangaral na may paraan na agresibo, o kaya ay pinangangalandakan nila na ito ang lohikal na resulta ng pag-aaral ng siyensya o ng matematika at iba't iba pang mga uri ng kaalaman, na ang malaman o matutunan ng tao na wala talagang Diyos na tagapaglikha. Pero bilang mga Muslim, nalalaman natin na ang katotohanan tungkol sa mga bagay na ito ay ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala talagang pagdududa rito. Kabilang sa mga rasyonal na batayan ng pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una rito ay ang pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Walang bagay ang umiiral sa buong sansinukob sa buong universe, liban na lamang na ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga malalaking nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga galaxy, hanggang sa mga mas maliliit na mga bituin, mga solar system, halimbawa na kung saan ay napapaloob ang planeta natin na ito, ang Earth, at ang grupo ng mga planeta na umiikot sa araw, gayon din sa mga buwan na meron din palang buwan ang iba't ibang mga planeta, at hanggang sa pinakamaliliit na mga nilikha na narito sa bawat planeta na ito, na maaaring ito ay bato, maaaring ito ay buhangin, maaaring ito ay isang uri ng gas, o maaaring ito ay isang uri ng atom na matatagpuan sa mga bagay na may buhay o walang buhay, lahat ng ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ang planeta man ito matatagpuan man ito sa Earth, matatagpuan man ito sa Mars, o kahit dito sa planeta natin, matatagpuan man ito sa langit, sa lupa o sa ilalim ng dagat, o sa kaloob-looban ng ilalim ng lupa, sa inner core ng planet Earth, lahat ng ito si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang naglikha at nagdulot na umiral ang mga bagay-bagay na ito. Nasasinabi nga ni Sheikh Rahimahullah na walang sino man ang maaaring
mag-claim o umangkin na sila ay lumikha ng anumang bagay. Walang sino man ang may kakayanan o merong karapatan na mag-angkin na sila ang namamahala o nagmamay-ari ng alinmang bahagi ng nilikha. Kahit pa ito ay isang hibla ng buhok sa ulo ng tao o kahit pa ito ay isang balahibo sa pakpak ng ibon, walang sino man ang merong kakayanan o karapatan na mag-angkin sa pagmamay-ari ng mga ito. At ganyan din ang anumang uri na mas malaki pa sa mga ito, kundi nga maaari na ang tao halimbawa ay aangkin na pag-aari niya ang isang bagay, ay paano pa niyang maaring angkinin na siya ang nagmamay-ari ng buong sansinukob. Lilinawin natin ang bagay na ito tungkol sa usapin ng almulk o ng pagmamay-ari. Maaring magkakaroon ng kalituhan sa mga tao na maaring iisipin nila, ang tao ay nakakapagmay-ari din. Halimbawa niya, ng tao ay maaring makabili ng lupa, maaari siyang makabili ng bahay, maaari siyang makabili ng kotse, cellphone at iba't iba pang mga gamit. Ang bagay na ito ay totoo at kinikilala ng mga Muslim na maaring ang tao ay may kakayanan na magmay-ari ng ano pa mang bagay. Subalit, maaring magkakaroon nga ng pagkakatulad ang kakayanan ng tao sa kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero palaging ang mga bagay na ito, kung sila ay magkatulad man, ay magiging magkatulad lamang ito sa pangalan. Dahil anumang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay absolute, pangkalahatan, wala itong limit, at ito ay perpekto na wala itong kapintasan. Na ibig sabihin yan, maaring ang tao ay magmamay-ari ng isang lupa, halimbawa, pero maaring ito ay bibilhin din sa kanya. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamay-ari ng sansinukob ay walang maaring bumili nito sa kanya. Na kapag kinuha ito ng iba, ay hindi na niya ito pag-aari. Anumang bagay ang binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao upang kanyang pagmay-arian o kaya ay kanyang maangkin, in essence, ay pag-aari pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil anumang bagay na narito sa mundo bilang halimbawa ay pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ang pagmamay-ari ng tao, yan ay nasa batas lamang ng tao rin. Yan ay isinabatas at pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na umiral nang sa gayon ay magkaroon ng kaayusan sa pamumuhay ng tao na hindi maaring ang isang tao halimbawa ay aabuso sa kanyang kapangyarihan na angkinin din niya ang pagmamay-ari ng kanyang kapwa-tao. Ito ay ginawa lamang upang magkaroon ng kaayusan ang mga tao. Subalit hindi ito nangangahulugan na kapag ang tao ay may pag-aaring lupa ay hindi na ito pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aari pa rin yan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang lahat ng nilikha ay pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang tao na yaon na nagkiklaim o nagpapakilala na siya ang nagmamay-ari ng particular na bagay na yaon, ang tao na yaon siya ay pag-aari rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bagay na ito, pagdating sa pagmamay-ari ay malinaw na para sa atin, lalong-lalo na para sa mga Muslim. Kaya balik tayo dun sa usapin ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga tinukoy natin ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon ay nagmamanifest o lumilitaw sa iba't ibang mga bagay o iba't ibang mga usapin o kakayanan niya. Pagdating sa kanyang paglikha, sa kanyang pagmamay-ari, sa kanyang pamamahala at pagtutustos sa kanyang mga nilikha. So balikan natin ang paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito sinabi niya, ala lahul khalqu wal amr, na hindi ba't kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paglikha at ang pag-uutos sa mga bagay-bagay na magaganap sa kanyang nilikha. Tabarakallahu rabbal alamin. Naluwalhati kay Allah ang Panginoon ng mga nilikha. Gayun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa inyo at lumikha sa mga bagay-bagay na ginagawa ninyo. Ibig sabihin nito,
si Allah subhanahu wa ta'ala pala ang lumikha ng tao. At the same time, siya rin ang lumikha sa mga bagay-bagay na ginagawa ng tao. Na ibig sabihin nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa tao ng lakas upang makagawa ng anumang bagay. At gayon din si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng pahintulot upang magawa ng tao ang anumang bagay na naisin niya na magawa. Pero syempre, sa mga kinikilos nga ng tao, nalalaman natin ang tao ay maaaring gagawa ng mabuti o masama. Mangangahulugan ang ayan na ito ng pagkontrol ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano ang mga magaganap sa kanyang nilikha. Pero ang tao sa kanyang sarili ang siyang merong pangunahing kontrol kung gagawa ba siya ng mabuti o masama. Kaya anumang gagawin niyang mabuti o masama, siya lamang ang merong pananagutan dito. Kung gagawa siya ng mabuti ay mabibigyan siya ng gantimpala, at kung gagawa siya ng masama ay mabibigyan naman siya ng parusa. Na ito ay pawang mga patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon, dahil siya lamang ang tagapaglikha ng lahat ng bagay na narilito at umiiral sa mundong ito at sa buong sansinukob. At dito natin tatapusin inshallah ang episode nito, at susunod inshallah tatalakayin naman natin ang tungkol naman sa pagiging tagapagtustos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.